Isa na namang maalintog na Pinay ang tampok natin sa kwentong sikat TV. Lumabas siya sa maraming programa sa telebisyon. Dahil sa napaka-sexy ng Pinay na ito, naging usap-usapan ang mga nakakaalindog nitong mga larawan sa internet. Ating kilalanin ang sexy Pinay na si RC Muñoz. Kung hilig mo ang mga ganitong klase mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Ramona Cecilia RC Datuin Muñoz ay pinanganak noong January 12, 1989. Isang Pilipinong artista, modelo at mga awit. Siya ang bokalista ng Filipino rock band na Pilya at kasalukuyang naglilingkod sa Philippine Air Force bilang isang surgeon. Pumasok si Muñoz sa entertainment industry sa pamamagitan ng third season ng reality talent show Starstruck noong 2005. Pagkatapos ng Starstruck, limitaw siya sa maraming mga palabas sa telebisyon sa GMA at TV5 noong 2008. Kinatawa niya ng Pilipinas sa pangatlong taon ng Asia Supermodel Contest. Bago nakuha ang leading lady status ni RC Muñoz, gumanap siya bilang masasamang kontrabida at tuso sa Princess Charming 2007, pati ba Pintik ng Puso 2007, Saido, Pulis Pangkalawakan 2007, at Maging Aking Galamang 2008. Kalaunan noong 2009, kinampanan ni RC ang pangunahing papel na kalaban ng Donna Benitez sa ngayon at kailanman. Si Donna ay ang naguhumaling na kasintahan ni Edwin, ginampanan ni Joyce De Vera, naggagawin ang lahat para sa kanya kahit nagmuwa pa ng pagpatay, pag-agaw at masasamang paraan. Noong 2010, nimitaw siya bilang Melanie Texon, isang recurring antagonist sa Langit sa Piling Mo. Noong 2011, nimitaw siya muli bilang pangunahing kalaban ng My Driver's Sweet Lover, bilang the evil shaming na si Monique at kinukuha ang lahat upang magnakaw kay Rocky, ginampanan ni JC De Vera. Noong 2012, nagsimula siya sa hit show na Pilina, Prinsesa ng Mga Pusa. Ito ang kanyang unang lead role. Mula noon, naging nangungunang actress siya sa TV5 at ABS-CBN noong April 27, 2013. Si Muñoz ay lumipat sa ABS-CBN noong September 2014 at itinanghal bilang isa sa mga pangunahing bituin ng Passion de Amor. At noong July 17, 2020, inihayag na sumala si Muñoz sa series sa paparating na Kapamilya Channel na Walang Hanggang Paalam pagkatapos i-back out sina Julia Montes at Nadine Lustre. At iyan ang maiksing kwento ng maalindog na si RC Muñoz. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang subscribe sa aking channel. Salamat! Flashback. Hi, I'm Hazel Cabrera. So I'm very excited. Now, Hazel, you're part of batch one of the Hot Babes, yep. Right? I was 12. My God, that's so young. Explain, what happened? It was my birthday, so... Isang sexy na Pinay na miyembro ng kilalang female all group na Biba Hot Babes. Isa siya sa mga Pinay na may malakas na karisma sa mga kalalakihan. Ating kilalanin ang maiksing kwento na naging buhay ni Hazel Cabrera. Kung hilig mo mga ganitong klase mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan natin. Naging miyembro ng unang batch ng Biba Hot Babes na binubuo ni Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Christine Jaca, Gwen Garcia, Jen Rosendahl, Shiri, Miles Hernandez. Sumunod sa kanila ang second batch na binubuo ni Aisha Kawili, Jennifer Lee, JC Parker, Ella B, Analeia Javier, Alisa Alano at iba pa. Naging isa sa mga brand endorser ng Tanduay Ram. Napabilang siya sa mga lumabas na mga videos ng grupo simula sa kanilang self-titled video noong 2003 hanggang sa kasalukuyan ng Biba Hot Babes Gone Wild 2007. Sa kasalukuyan, si Hazel ay lumabas sa website ng FHM Philippines nitong nakaraang August 2007. Nabagot ang sexy star na si Hazel Cabrera sa mga tanong tungkol sa kanyang love life at sa mga naging boyfriend niya. Voluntarily siya na ang nag-reveal sa PEP, Philippine Entertainment Portal,
Naayaw na niya sa mga lalaki. Sa ngayon daw kasi, satisfied na satisfied siya kung tomboy ang kanyang karelasyon. Gusto niya magpakatotoo. Ayaw na niya kung ano-ano pang mga ganyan. Basta siya, tiyak niya na kung anong hinahanap niya. Sa dami ng mga nagdaang mga lalaki sa kanyang buhay, kapwa babae rin pala ang gusto niya. Pagtatapat ni Hazel nang may interview siya sa shooting ng kanyang launching movie na Lalamunan. Ipinagtapat ni Hazel sa PEP na gusto niya ang mga tomboy dahil maalaga raw ang mga ito. Pero sagot niya na hindi siya tomboy, girl po talaga ako, giit niya. Siguro bisexual lang, kaya nag-enjoy talaga sila. Dagdag ng sex star, wala naman daw siyang karelasyon sa ngayon pero naghahanap daw siya, mapili daw si Hazel. Ang sabi ni Hazel, ang gusto ko kasi yung mukhang lalaki talaga.